Magandang umaga, mga plant lovers. Nandito ako ngayon sa paaralan. Ito ang view ng aming paaralan. Ayan. So, around 7:30 in the morning para mag-update tayo sa mga tanim ko dito sa gulaya ng paaralan. Okay, so sa umagang ito ay papakita ko kung ano nang itsura ng ating mga tanim dito sa gulayan sa paaralan. Okay, unang-una, itong ating pichay na 25 days na from transplanting. Ayan, nakikita ninyo na malaki na, no? Malalaki na sila. Pero alam ko kulang pa yan sa number of days para i-harvest. Siguro next week. Ayan, okay, nakain, binubutasan ng mga insects. Kasi alam mo, ako hindi masyadong nag-i-spray ng chemicals. Yung last kong binigay sa kanila, nag-i-spray ako ng crop vaccine. At saka hinaluan ko yan ng latim gas. At saka yung mga concoctions na ginagawa ko, yung FFA, FPJ, FJ. Ayan. Ayan ang itsura, maraming maliliit pa, may namamatay kasi transplanted ito, hindi direct, hindi sabod. Kasi yung sinubukan yung sabod, maraming nalalanta. Dikit-dikit kasi, so sa ngayon, I tried to transplant. Ito naman ang ating kangkong, no? Madamo na, marami ng damo. Pero hindi ko pa rin sila dinidiscard kasi alam ko may pera pa dito, no? Tingnan nyo, iha-harvest ko sana, pero busy, marami pa akong gagawin, so mag-a-update muna tayo sa itsura, no? Mataba na ang ating kangkong, oh. Tingnan nyo ang laki-laki ng mga dahon, no? Ang sarap adubuhin itong kangkong. Haluan mo ng prito isda o karne o kahit wala, o kaya ilaga mo lang at saka may patis, ayan, ang sarap-sarap na. Okay, yan kalaki ang ating kangkong plot, mga plant lovers. Dito naman sa kabilang banda ng building, meron tayong atsal, no? Itong seed paper natin ay parang 1 month na or 25 days to 1 month na from transplanting. Okay, inaatake ito ng pangungulot ng young shoots. So, nag-a-apply ako ng topping. So, yan, kung makikita ninyo, may mga twigs na sila sa ibaba, o namumulaklak na, no? Ang iba namumulaklak na, yung hindi na-applyan ng toppings kasi hindi lahat tina-toppings ko. Namumulaklak na sila, o. Oh. Ayan, o. Oh. Oh. May bulaklak, no? So, hindi lahat naman namumulaklak. Hindi rin pareho yung laki ng tubo, ng tanim dahil sa ang iba, as I said, tinatoppings ko dahil nangungulot. Yung iba, walang tatsa. So, yon, patuloy ang pamumulaklak nila. So, meron tayo ditong 69 hills. Kaso lang, may dalawa ang namatay. So, pabayaan natin yung namatay. Ayan, kalaki yung plot natin. 69 hills lahat dyan. Okay, may bulaklak ito, oh. No, namumulaklak. Nag-umpisa ng namumulaklak. 1 month from transplanting, mga plant lovers, ang ating silly or sweet pepper. That is Capsicum proticens kung sa scientific name nito. Okay, yan bulaklak. Oh. Nakikita natin, no? Okay. So, yan. Ang ating atsal plot. Dito naman sa ating Ampalaya Garden. Ito'y 1 month na talaga. 1 month and 1 week. Ayan, nakaabot na talaga sa itaas ng aking trellis yung ating Ampalaya. Sorry to inform na marami din ang namatay. Kasi kahit nandiyan na sa taas yung mga koan, Ampalaya, puputulin ng bronze snail sa ibaba. No? Marami dyan pinuputol. O, ito ang ating 3 weeks old na kuan, kamatis, no? Nag-umpisa na ring nangungulot ang dahon, so ini-sprayhan ko ito
last week ng crop vaccine at saka soil experts, latim gas at yung mga concoctions ko. So medyo naka-recover siya. Bukas, i-sprayhan ko naman yan. Ito ang loyan natin, mga plant lovers. Tuyong-tuyo ang lupa dahil wala ng ulan dito, no? Ayan. Ang irrigation naman, hindi ko nakapag-irrigate sa ngayon. So siguro bukas, bigyan ko yan ng panahon para mabasa yung lupa. Ayan ang ating gingiver officinale plot. Ayan, malalaking bungad rhizomes dito. Ayan, no? Tingnan nyo. Okay. So sa ating talungan naman, medyo matanda na talaga ang talong, no? After first pruning, ito ng itsura ng ating talong. May bunga pa rin. So I plan to reprune again. Or hindi naman pruning, o parang ratuning, no? Puputulin talaga siya. Iwanan na lang ng mga 1 foot from the ground. Ayan. Niraratun ko na ito. So ito ang pangalawang season niya. Sa ngayon, kasi wala pang face to face, walang bata, iraratun ko na naman ito at sisilungan ko ito ng kalabasa. Tingnan ko kung mag-click bang kalabasa dito kasi mabato, at tingnan ko rin kung kakainin ba ng bronze snails ang ating tanim. Ito naman ang siling labuyo, 60 plus sana ito, pero parang 10 o 7 na lang ang naiwan, mga plant lovers. Inubos, inubos ng Japanese prune snails. Buti na lang mainit. Ito naman ang ating kaisa-isang cigarillas. Ayan, wing beans, no? Masarap pala ito, no? Maraming protein, may phosphorus, may iron at vitamin B. So pwede nating gisahin, lagyan ng prito isda o karne. Napakasarap ang ating wing beans. Namumunga siya, ang daming bunga. Isa lang out of 10 hills na itinanim ko. Ayan, isa lang talaga ang nag-survive. Buti na lang, may makukuhaan ako ng seeds para sa next planting season. Ayan, oh. May itinago akong 4 na malalaking bunga dyan para pahinugin ko, gawin kong pangsimilya. Ayan, oh, i-harvest ko ito mamaya ang hapon. Okay, so yan ang ating cigarillas or wing beans, mga plant lovers. Okay, so ito naman ang Andropogon citratus. Meron tayong 3 puno dito, no? Lemongrass or tanglad, no? Okay, meron din tayong Moringa oleifera, no? Malunggay ang taas-taas, oh. Ayan, maraming nag-benefits dito sa komunidad. Ito naman ang overall view ng ating backyard gulayan sa paaralan.